Dave POV. Kinabukasan ay nagising ako nang makaramdam ako ng ginhawa. Pagkamulat ko pa lang ay mukha ng asawa ko ang nakita ko. Nakaunan siya sa braso ko, at mahigpit na nakayakap sa baywang ko, isang mabilis na pagtibok sa puso ko. She's really beautiful. I touched her cheek. Tumingin ako sa paligid, at hindi pamilyar ang kwarto. Color yellow and brown ang wall nito, marami ring mamahalin na kagamitan, at hindi ako alam kung bakit ako na curious na makialam sa loob nito. Tiningnan ko saglit ang asawa ko, at maingat na pinaunan at kinumutan ko. Kumirot ng kaunti ang puso ko dot ito ang unang beses na ginawa ko to. Tumayo ako at tiningnan ulit ang kabuuan, hanggang sa mapako ang tingin ko sa isang pintuan na may nakaprint na sunflower. Dahil curious ako ay lumapit ako at pumasok sa loob. Madilim ang kwarto, kaya kinapakapa ko pa ang switch on, at nang makapako ito ay ini-on ko, tumambad sa akin ang mga pictures niya. Not Anya Belmonte is, natulala ako, it can't be. Not Anya Belmonte is looks a like with Natalia Belmonte. Lumapit ako sa dingding para makita ito ng maayos. There are five women in the picture frame, they're wearing a doctor's coat. Kuha ito noong March 21 picture ito ni na mommy, at ang stepmother niya. Narito rin si Tita Ara, I don't know the other one. I didn't know na magkaibigan pala si na mommy, at ang biological mother niya. Wow, magkamukhang magkamukha talaga silang dalawa. Her late mother it was a former surgeon doctor. And why she hate doctors, by the way. Kinuha ko ang phone ko sa bedside table, at tinawagan si Ate D, and it took 3 rings before she accepted the call. Napatawag ka, malamig na tanong ka agad sa akin ni Ate, galit pa yata. Ate, do you know Natalia Belmonte? Tita Natalia, she's the mother of your wife Dave, why do you ask? And she's a doctor too. But why did she hate doctors? It was because her mother was killed by a doctor, diretsong sagot naman niya, at nagulat ako sa sagot ng ate ko. Killed. Yes, her mother is a caring doctor, talented, mabait at maganda. Kaya maraming nahuhumaling kay Tita Natalia, alam mo ba na magkamukha sila ng asawa mo Dave? And no doubt na katulad ni Tita Natalia, ay marami rin ang nagkakagusto. Kinamumuhian niya lang ang doctor na pumatay sa mama niya dot and not at all the doctor that she hated it. Isama mo pa ang muntikan ng mamatay si Pex, and it was because of a doctor too. Dave sa ating dalawa mas ikaw ang nakakaalam, at kilalang kilala mo ang asawa mo, aniya at napakunot ang noo ko. How come ate? Eh hindi ko siya kilala ever since pa. Because you're such a useless. And she's not totally hate doctors, para saan pat naging doktore siya. Ano raw, did I heard is right. She's a doctor, too. Doktore, what the, little brother. She's your wife at ikaw ang maghanap ng impormasyon tungkol sa asawa mo, aniya at pinatay na ang tawag. Noindang ako bigla. What the, tumingin ako ulit sa malaking picture frame, ate is right. Maganda nga ang mama ng asawa ko. Matamis na nakangiti pa ito. Lumapit naman ako sa pangalawang picture frame, picture rin ito ng mama niya. Lumapit pa ako sa pangatlo. Maraming nakasabit na medals, awards, certificates at trophy. Grade school pa iyon lahat, athletes din siya. Honor student din siya. She's the first honor, not mentioned it na she's 3 years old nang magsimulang nag-aral. What the? How did that happen? And this... high school. Kung gaano pa karami ang mga medals at trophy, ay mas malala ang high school. She's the champion of track and field, a swimming, volleyball at captain pa siya. Parang lahat ng sports ay nasa kanya na. College. I was shocked that it can't be. A neurologist student, she graduated a summa cum laude at nasa 5th year college pa lang siya, ay may naoperahan na siya. Seriously. She's not just neurologist, a surgeon, too. She graduated surgeon in 2 years at top-notcher pa siya. 2 titles at very young age. Tao pa ba siya? Architecture. She's an architect. Doctora Ape. She's the real ape. Hinawakan ko ang picture, mahaba ang bangs niya, at malaki ang salamin.
I didn't know na, she's the real 8 na ilang taon ko na siyang hinahanap, pero nasa tungki lang pala ng ilong ko. Nakita ko ang maraming nerdy glasses niya. Siya nga, pero bakit? Naalala ko yung nasa shop ako. Bibili sana ako ng sing-sing for Arjana, because I plan to propose her at nang makuha ko ng isang bracelet ang atensyon ko. A silver bracelet na maraming pendant. Do you want it, sir? Limited edition po ang item na yan from England, sambit ng sales lady. How much is it? 2 million pesos, sir. Natatanggal po ang pendant na yan, at pwede rin naman po siyang ibalik sa dati. Teka po, iyang pendant na yan po ang unang item namin. Napatingin ako sa sales lady at kumunot ang noo ko. Heto, sabay taas ng tatlong pendant ko. Opo, more than 23 years na po yan. At tandang-tanda ko pa talaga yan, masayang saad niya, medyo matanda na ang sales lady. 7 years old pa lang ang bumili niyan kasama ang mommy niya, sir. A bracelet. Opo, sir, yung key na yan. May heart pendant yun at pwede mong lagyan ng tatlong pictures. May I know kung sino ang bumili? Tanong ko, hindi po ako nakakalimot, sir, ang pangalan niya ay Sinat Anya. Sinat Anya. End of flashback. Ang sabi ni Dr. Aphrodite na iyon ay collection niya, and oh God. I remember it. Hindi pala ito collection. Maraming pendant lang siya, pero iisang bracelet lang din and she's my Ate Ape. Siya nga. What have you done, Benson? Mas nagulat pa ako nang may pictures kami, since my first day of school. Siya pala ang kasakasama ko dati. Sumikip bigla ang dibdib ko, at naalala ang mga ginagawa ko sa kanya noon. Ate Ape, babalik ka ha? Babalik ka po ha? Naiiyak na tanong ni Dave sa batang babae. Of course, my divi, I'll be back at pagbalik ko. Dapat matangkad ka na at binata na, natatawang sambit ni Ate Ape sa batang lalaki na si Dave. Pero matagal po ba? Inusenteng tanong nito. Hindi naman, isipin mo na lang na nagbakasyon ako, para di mo ako masyadong mamiss, okay my divi. Ate Nat Anya, pagbalik mo po, pakakasalan kita. Lou, talaga, na-amused na tanong nito sa bata, at natatawa pa siya. Opo, basta kung malaki na ako pakakasalan kita, at hindi kita sasaktan, promise. Paiiyakin lang, hindi po, mamahalin kita, grade 6 ka pa lang ang tagal pa. Natatawang sabi nito sabay kurot sa pisngi niya. Hindi po, basta Ate Ape, promise mo yan ha. Ikaw ang dapat mag-promise. Promise mo na ako nga ang pakakasalan mo, pero dapat wala kang babae kapag nakauwi na ako. Aniya. Promise ate, but I know someday you forgot Ate Ape, and I'm sure of that, my divi. Baka pag-uwi ko may asawa ka na. Hindi po, ikaw lang po, baka ikaw po, balik na sabi nito na mas ikinatawa niya. Hindi po, humarap si Nat Anya kay Dave, at hanggang dibdib lang siya nito. Heto, susi yan ng puso ko. I closed it for you. Meaning wala nang makakapasok pa sa puso ko. Dahil may nakakandado na. Ikaw lang ang pwedeng makapasok dahil may susi ka. Thank you Ate Ape. Ani Dave at nagulat si Nat Anya nang tumingkayad si Dave, at hinalikan siya sa labi. Child abuse ako nito eh. Ninakaw mo pa ang first kiss ko. I love you Ate Ape, bumalik ka po. I love you too my divi. I'll be back soon. Keep your promise because I'm hold on to it. Hindi ko namalaya na lamandes na pala ang mga luha ko, ano bang nagawa ko? Lumabas ako sa kwarto, at tumingin sa kama na naroon pa siya sa kamang natutulog. Ate Ape, lumapit ako sa kama at lumuhod. I'm sorry. I encircled my arms on her waist, and I hugged her, sinubsob ko ang mukha ko sa pisngi niya. Now I remember, I usually do this. I'm so sorry. I'm sorry. I cried and regret. Nagising ako kinaumagahan, dahil sa mahinang pag-iiyak ni Dave kala ko panaginip lang pero totoo pala. Sumikip ang dibdib ko, nakayakap siya ng mahigpit sa akin, at paulit-ulit na sinasabi ang I'm sorry. Hindi ko alam kung bakit nag-so sorry siya. I'm sorry. I'm really sorry. Humarap ako at mabilis naman siyang umupo, kasabay na tinakpan ang mukha niya. Bakit ka nag-so sorry? I'm sorry, aniya at hinawakan ko ang magkabilang pisngi niya.
He closed his eyes at masaganang lumalandas ang mga luha niya sa pisngi. This is my first time again to watch his crying dot and it breaks my heart but I can't back out with my plan. Nagulat ako nang hinawakan niya ang kaliwang braso ko. A bracelet? Ikaw nga si Ate Ape. Natigilan ako, paano niya nalaman? Bakit di mo sinabi sa akin? Bakit tinago mo? I can't speak. I'm sorry. I'm really sorry. Nagulat ako nang bigla niya akong yakapin. I'm really sorry Nat Anya, please forgive me, I'm sorry. Diba dapat masaya ako at matutuwa? Pero bakit parang hindi pa? Parang may kulang pa. Napatingin ako sa center table nang tumunog ang phone niya. Answer your phone, sambit ko at kumalas siya sa pagkakayakap sa akin. Hello. Ilang segundo bago siya sumagot at tumitig sa akin, pero umiba ang titig niya ulit. You killed Arjuna's father. Mahinang tanong niya sa akin. What? Medyo nagulat din ako sa paratang niya. Dave POV. Dave si dad.si dad ay patay na. Si daddy patay na, pinatay siya. Pinatay siya ni Natanya Dave. Nanigas ako sa sinabi niya dot ano. You killed him. Umiba na naman ang tingin ko sa kanya, at bumalik na naman ako sa dati. Napuno na naman ang puso ko ng galit, pinatay niya ang ama ni Arjuna. Bakit at paano? Criminal, how can you killed him? What are you talking about? Walang emosyon na tanong niya. Nandoon na ako eh, nandoon na ako sa part na magbabago, pero umiba na naman. You're a criminal, sigaw ko. So what? Aniya at tumayo. Parang wala lang sa kanya ang sinabi niya. Pinatay ba niya talaga ang ama ni Arjuna? What happened to us Nat Anya? What did you say? Pagalit na tanong ko at kinuwilyuhan ko ang lalaki. Madam, calm down. Sigaw ni Bud pero hindi ko siya pinansin, at malakas na sinuntok ko ang lalaki. Ganyan ka ba makipag-usap sa mga tao ha? Pagalit na tanong ko sa kanya, susugurin ko na sana siya, nang hawakan ako ni Leo sa magkabilang braso ko. Madam, keep calm. Nasa opisina po tayo ni Captain Clinton, pag-aalo ni Leo sa akin. Galit na galit ang kalooban ko. I don't care. Ang bastos niyang magsalita, sigaw ko at masama ko siyang tiningnan. Para kang hindi babae, reklamo niya at pinunasan ang dugo sa labi niya. Ayusin mo ang pakikipag-usap sa akin Mr. Captain, mariin at malamig na sambit ko. I'm telling the truth, Miss Belmonte. Mrs. Benson, pagtatama ko at nagtatagis ang bagang ko. Okay Mrs. Benson, ayon sa imbestigasyon ko ay ikaw talaga ang tinuturo dito na may gawa kay Vice President. And Attorney Del Pito huwag mong kukunin ang serbisyo ko, if in the first place siya talaga ang kriminal. Sambit niya at tinuro pa ako. Ashton, sigaw ni Attorney Del Pito sa kanya at hinampas ang daliri nito. What? Tama naman ako Alphen, siya talaga iyon. Kumulo na naman ang dugo ko. I have question, Mr. Captain Clinton, isang kalabit lang buhay ang kapalit, sambit ko at naguguluhang tumingin sa akin. What? Tanong ba yun? Naguguluhang tanong niya. Aegon, aniya at tumayo ako sa bayhablot ko ng baril mula sa likod ko, at tinutukan ko siya sa ulo niya. Madam, sabay na bigkas ng tatlong lalaki. Tiningnan ko siya at halata sa mukha niya ang pagkagulat. Mali, baril, sabi ko. What? Parehas lang naman iyon, mahinang sabi niya at mapaklang tumawa ako. I asked you with our language, kaya sasagot ka rin ng Tagalog. Wala ka sa Amerika dud, sabi ko. Madam, put your gun down, please. Alam mo, Mr. Captain Clinton, mahina ka. Sabi mo isa akong suspect, so Leo and Bud is also the suspect, kasi hindi sila umalis sa tabi ko. Ashton Earl Clinton, mag-imbestiga ka pa ng mabuti, at alamin mo kung sino ang kriminal, hindi yung maghihinala ka na lang. And are you out your mind ha? He's my vice president, do you think I have planned to kill him? Gayon ang ganda ng performance niya kahit na sugarol at manloloko siya. Sambit ko at ibinalik sa likod ko ang hawak ko. At iyon ang unang ebidensya na marahil dahil sa pera, kaya mo ginawa iyon, aniya at ngumisi ako. Ashton Earl Clinton, matagal na po siyang ganon. Ang dami kong perang nawala dahil lang sa kanya, at alam mo ba na siya rin ang may pukana na sumabog ang project ko sa Palawan.
Hindi mo alam kasi show nga ka, sambit ko. Okay, mag-iimbestiga ako ulit, aniya at ngumisi. Tinaasan ko naman siya ng kilay. But, ikaw dapat ang iimbestigahan ko, at baka ilang araw mo akong makakasama nat anya, aniya. I like you, aniya at mas tumaas pa ang kilay ko. Sorry to disappoint you, Mr. Captain, my heart is not available anymore, sambit ko. Oh, can I just have your mind? You know woman curse doesn't good to hear. Whatever, sabi ko at nagsimulang maglakad palabas. See you later nat anya, aniya at tinaas ko lang ang middle finger ko. Madam, sorry sa inasal ng kaibigan ko. It's Alphen Del Pito. Whatever, attorney, baliwalang sabi ko. Lumabas kami sa opisina ng lalaking iyon, at maraming media ang nasa labas ang nakaabang sa amin. But sorry to disappoint you reporters, you can't have your answers in your questions. Hamarang kaagad ang 30 bodyguards ko. A women, si Leo, Bud at Alphen lang ang kasama kong lalaki. Mabilis na nakasakay kami sa kotse, at nagulat sa bagong driver. Who are you? Gulat na tanong ko. Hey madam, I'm Kale Vince Perez, your personal bodyguard and a driver. Puro Vince na lang. I just rolled my eyes, at tumahimik na lang din. Akala ko talaga may magbabago na sa lalaking iyon. Madam Nat Anya, may nakalap po akong panibagong impormasyon, paninimula ni Leo. Spill it. May umampun sa kanya, a billionaire businessman, kaso di ko nakuha ang pangalan. Investigate again and Vice President Reyes. John Reyes. Muntik na akong mapatalon sa boses ni Alphen. Alphen, I cut your tongue. Subukan mong sumingit ulit, banta ko. Sorry madam, John Reyes. His real name is Johnny Reyes, may anak siya at John Reyes ang pangalan. Yup, and he's the real husband of Dave fiancé, mura nilang lahat. Arjona, tawag ko sa asawa ko na ngayon ay nakaupo sa mahabang sofa, at hinihimas-himas ang malaking tiyan niya. What is it baby? Malambing na tanong niya. Come here, utos ko at nginitian niya ako ng matamis, saka siya lumapit sa akin. Niyakap naman niya ako pagkaupo niya, I touched her stomach. Ilang araw na lang manganganak ka na, sabi ko. Yup, at wala ka roon. Napangisi ako. Nandoon naman ang kabit mo baby, sabi ko. Why do you want this plan ha baby? Because I want Nat Anya Belmonte who happened to be the wife of your man. Sambit ko. I hate you. Basta after this plan, maghihiwalay na tayo at makukuha mo na ang babaeng iyon. Aniya at hindi ko nagustuhan ang sinabi niya. Baby, she has a name and may Nat Anya. Mariin na hinawakan ko siya sa baba niya at ngumisi. Obsessed. Aniya at padabog na tumayo. Arjona, keep remind mag-iingat ka, dahil dinadala mo ang anak ko, malamig na sambit ko. Napatingin naman ako sa hindi kaliwang kwarto. Napangiti ako ng matamis. John Ray, tawag ko sa kanya at lumingon sa akin. Yes daddy, come here, utos ko at tumayo. Umupo siya sa tabi ko, at hinawakan ko siya sa ulo niya. He looks like, are you excited to meet your mommy? Tanong ko, yes daddy, kailan po? Soon baby, soon. Makikita at makakasama mo na ulit ang mommy nat anya mo.